guys. So ngayon tuturuan kita or ipapakita ko sa iyo yung step by step kung paano gumawa ng DIY NFT hydroponic system. Kaya huwag mong skip tong video na to dahil lahat ng process or steps na ginawa ko ay nandito lahat sa video na to. Kaya umpisa na natin. Okay, so yung setup natin ay vertical half a frame. Ito yung nilalagay sa side ng bahay or sa pader or sa gilid ng greenhouse. Okay, so yung i-discuss natin ngayon ay kung paano ko ito inumpisahan, ano yung mga materials na ginamit ko, paano siya i-prepare, at kung ano-ano pa yung mga dapat isaalang-alang pagdating sa pag-set up ng NFT system. And mag-start tayo ngayon sa ating support, metal support. So ang ginawa ko ay nag-bend ako ng metal. So ito yung pinaka-support natin sa ating PVC. Kinat ko siya ng tamang haba lang, and then binend ko siya para sakto lang doon sa round na PVC pipe natin. Then doon naman tayo sa paano natin i-prepare yung PVC pipe natin. Unang-una, bago mo siya pinturahan, dapat ay lilihain na muna natin siya ng basta matanggal lang yung makintab na part ng yung texture ng pipe natin. Matanggal mo lang yung kintab nun, pwede mo na siyang pinturahan. Ang purpose nun, bakit kailangan mo siyang pinturahan? Dahil hindi basta-basta kumakapit yung pintura natin. Pagka meron yung makintab na part na yon, pag iskas mo lang na ganyan, ay matutuklap na agad yung pintura. So ang importante rin dito, yung bago mo siya pinturahan, dapat ay nagawa mo muna lahat ng pwede mong gawin sa kanya. Kagaya ng pag-drill ng mga butas. So kailangan eksakto yung top natin doon sa ating butasan. Okay, so yung nabili kong knuckle saw drill ay medyo masikip siya, mga 2 point something na siya. So ang recommended na size ng tools na gagamitin natin dapat 3, hindi 2 point something or 2 and 3/4, dapat 3 para eksakto siya kapag nilagay mo tong eksakto siya sa bandang ilalim ng pipe natin. Yan, at importante pa dyan yung kailangan makinis yung paglalagyan ng cap natin. So gagamit tayo ng liha, lilihain natin yan. So ang ginawa ko kasi, kaya medyo nahirapan ako dahil less than 3 inches yung ginamit kong hole saw. So 2 point something lang, 2 and 3/4. Kaya nahirapan ako sa pagliliha. At kailang umiksakto yung cup natin. Okay, so importante yun, detres dapat yung makuha natin or yung eksakto dapat doon sa cup na gagamitin natin, yung size ng also natin na tools. So importante yung pagliliha natin. So kailangan makinis natin yan, lahat ng gilid. And then double check natin kung tama ba yung butas na ginawa natin at hindi nasisira yung cup na ilalagay natin kung sakaling magka-transplant na tayo. Okay, so importante lihain natin maigi. And then silipin natin sa bandang ilalim kung nakalapat ba sa baba bago tayo mag-proceed sa ibang steps. Okay, after ng pagbubutas, siyempre yung sukat at layo ng cup ay 7 inches center to center. Okay, ibig sabihin yung sentro nito at yung sentro nito, yun yung layo or 7 inches yung layo. Yung sentro ng pipe, kung paano siya isentro, gagamit ka lang ng tali, and then gigitna mo lang siya sa pipe, tsaka mo siya lalagyan ng pananda. Okay, hindi mo kailangan guhitan or kung ano man yung pang susukat mo. So kailangan mo lang ng tali at isentro mo lang siya. So yun yung ginawa ko, tsaka gumamit ako ng pananda like pentel pen para kung ano man yung bubutasan natin ay hindi liko-liko or out of place yung ating bubutasan. Inuna kong pininturahan yung metal support. So after na, kasi madali lang namang matuyo yung ating
paint. So inuna ko muna yung metal support. Tsaka po, nilagay yung unang, pinakaunang pipe natin sa baba. Yung taas nga pala ng ating unang pipe ay dapat mas mataas siya doon sa ating reservoir. At least man lang yung taas niya ay nasa 3 inches or 5 inches. Para doon sa drain po yan kung sakali. Okay, so bawat pagitan ng pipe ay, ang measure ko dito ay 1 foot po yan. So 1 foot hanggang sa taas. Bihira lang naman po yung pananim na natin na lumalaki ng ganon, lalo na pag sa lettuce. So less than 1 foot po yung taas niyan. Okay, so nasa sayo, wala namang standard na taas or layo. Ang sinasabi ko lang, paano mo siya maiwasan na hindi tatama dito sa taas niya. Okay, so next tayo sa paglalagay ng pipe. So dapat yung pipe natin ay naka-level. So gumamit ako ng pang-level. So ang ginamit ko ay itong pang-level na to. So dapat naka-sentro yung yun, yung bubble na yon doon. Okay, ganyan dapat. So yun yung ginamit ko dito sa pag po finish yung ating pipe, dapat naka-level siya ng ganun. At hindi, wag na natin isipin na dapat pa-slide or dapat naka-level po lahat yan. Hindi dapat nakatabingi or kahit slide lang natabingi, dapat level na level po lahat. Next po na ginawa ko ay gagawin natin ay yung drain. Importante na bago mo lagyan ng pinaka-final na cement ay dapat naka-tiplon na muna. Then kakabit mo muna lahat, then saka mo testingin yung tubig. Pero dapat ito naka-teflon lahat. Kung mayroon kang drainage na ginagamit talaga na PVC, yun ang gamitin nyo. Hindi ako nakabili ng kahit anong drainage or grume para sa drain ng ating setup. So ang ginawa ko ay pinix ko na siya dito sa pinakabutas. Siyempre, yung butas po niya ay eksaktong-eksakto lang. Actually, mas masikip siya kaysa sa mas masikip yung butas na ginawa ko kaysa sa dun sa PVC na ipinasok po. And then, tsaka ko siya nilagyan ng solvent o yung cement at pinilit ko siyang ipinasok dito. And so far, wala namang leak na nakita. Nung una may leak pero siyempre, kailangan natin i-fix yung leak na yon. Itong pinakababa niya ay hindi ko na pinix dahil para pagka nagtanggal ako ng pipe ay madali lang siyang tanggalin. So yung mga butas na yan ay masikip po yung mga butas na yan para hindi siya umaalog-alog. Okay, so yung next naman natin na ginawa ay yung itong thin out. Yung iba gumagamit sila ng styrofoam. Yun ang mistake ko. Dapat styrofoam na lang yung ginamit ko. Pero, andyan na rin lang. So, ang ginawa ko ay kalahati lang yung ipinasok ko. And then, syempre, gumamit tayo ng bote at saka yung pampainit yung dito, blower para mapainit yung dulo ng PVC. Sa isang PVC kasi, isang side lang yung pasukan ng clean out. So, dapat kabilaan. So, ang ginawa ko ay gumamit ako ng bote at saka yung heater o yung blower para mapaluwang yung paglalagyan ng clean out natin. So ang kagandahan nito, bakit mayroon pang extension na ng clean out? Kasi just in case na magbago yung isip natin tapos hindi natin ito matanggal, nahirapan tayo magtanggal, ikakat lang natin to and then pwede pang ulit gamitin sa ibang setup. So yung purpose niyan, bakit hindi ko ipinasok lahat. So yung reservo natin, ang ginamit ko lang na reservo ay yung parang nasa 100 liters yata ito. Kasi 95 yung hanggang sa may leeg lang niya kinarga ko . Ano pa man yung reservo ninyo, mas uunahin nyo na mas safety sa gilid. Okay, so ito kasi yung nandito, pwedeng tanggalin. And then, kaya mayroong supot sa ilalim dahil para maproteksyonan ko yan kung sakaling mag-slide siya, hindi siya agad may scratch or madadamage yung ilalim. Yung water pump,
na ginamit natin ay galing sa Lazada. Okay, so panoorin natin kung paano ko sinet up yung water pump sa ating reservoir. Ito ay natatanggal po itong mga to. Wala akong mahanap na T, so may nakita akong metal na T. So yun na lang yung ginamit ko. At ito ay detachable po lahat. Okay, so importante yung ganyan po yung direction ng Venturi. Palambutin natin. Pumasok na siya. Okay. So, ganyan ang magiging itsura niyan. So, ito dapat sa labas. Itong hose. Tapos, ito yung sa baba. So, magiging ganyan po yan. Okay. And then ito nga po pala ay yung net. Pinasok ko yan sa loob bago ko nilagay itong pagpapasukan ng ating drain para lahat ng cockpit na dadaan dyan ay hindi na po dediretso sa may tubig natin at hindi magbabara sa ating water pump. And hose ito para sa Venturi. Okay. Yan yung output ng tubig, binutasan din natin yan. Kung naghahanap kayo ng timer, controller, mas maganda po na yung digital na lang po ang gamitin ninyo. Or ganito rin lang kung nagtitipid kayo, nasa less than 500 po to. Okay, so madali lang naman siyang i-set up. Maglalagay ka lang ng kada isang oras ay 15 minutes. So pag alas 12, dapat nasa buong isang oras yun kasi mainit pag alas 12. So yung setup natin, kung mayroon kayong tanong about sa setup na ginawa natin, ay i-comment lang po ninyo para po try po nating sagutin. Okay, so yung setup natin ay nandito sa rooftop. Ngayon kung gusto nyo malaman kung paano ko siya itinayo, panoorin nyo po yung video na to. Salamat po sa inyong panonood hanggang sa huli. Kita-kits po tayo sa next video.